Ma, tulong. Mama, ako rin, tulong. O, kambal ko. Anong problema niyong dalawa? Crisyll, anak. Ma, may radio panty ko. Hindi ko alam kung ano to. Hala, dalaga na ang anak ko. Teka, kukuha ng kita ng napkin. O, ikaw, ano pang problema mo? Kumalma ka nga dyan. Mama, inaasar ako nga klase kung di patuli. Eh, di ko nga alam ibig sabihin. Eh. Nagbibinat at nagdadalaga na ang kambal ko. Halikayo, maupo kayo dito at ipapaliwanag ko sa inyo ang mga dapat niyong matutunan. Mama, totoo ba na yung unang mens ko raw, kailangan ko ipanghilamos para hindi ako magka-pimples? Tapos, sabi pa ni Lola, tumalun daw ako sa hagdan para doon sumakit yung katawan ko? Ma, totoo bang di ka tunay na lalaki pag di ka patuli? Di ka daw makakabuntis, di ka daw tatang... Teka mga anak, kumalma nga kayo at ipapaliwanag ko sa inyo. Ang pagkakaroon ng regla ay normal sa mga babae, lalong-lalo na kapag nasa puberty stage na ito. Normal din na lalaki inyong mga suso at tutubuan kayo ng mga buhok sa iba't ibang parte ng inyong katawan. Pero yung ipanghihilamos niyo ang inyong regla at tatalon kayo sa hagdan, sus, sabi-sabi lang ng mga matatanda yan. Sobrang unhygienic ang paghihilamos ng regla at yung pananakit ng katawan. Kasama yan sa sintomas ng menstruation. Para naman sa mga lalaki, hindi sukatan ng pagkalalaki ang pagpapatuli. Ito ay for hygiene purposes lamang at para maiwasan na rin ang pagkakaroon ng sakit sa ari. Pero tatandaan natin na, kahit hindi patuli ang isang lalaki ay maaari itong makabuntis. Walang direktang epekto ang pagpapatuli sa pagpapatangkad ng isang nagbibinatang lalaki. Pwede na sa puberty stage lang talaga siya o kaya nasa lahi na nila kung tatangkad ba talaga siya o hindi. At asahan natin na kapag nasa puberty stage na ang isang lalaki, lalaki ang inyong katawan, lalaki ang inyong boses, gayon din katulad sa babae, ay tutubuan din kayo ng mga iba't ibang buhok sa iba't ibang parte ng inyong katawan. At normal lang yon. Para mas maging malinis at maalagaan ninyo ang inyong mga sarili, ganito ang gawin niyo mga anak. Ang ating ari o reproductive system ay kailangan parte kapag pinag-uusapan ang personal hygiene. Pero paano nga ba natin sila papangalagaan? Una, upang maiwasan ang pagkalat ng bakterya sa ating ari, siguraduhin na linisin ito araw-araw kasabay ng ating pagligo. Pangalawa, huwag kuskusin sa agresibong paraan ng ating ari, lalo na kung gagamit ka ng brush, dahil ito ay maaaring mag-cause ng gasgas or sugat sa iyong private parts. Pangatlo, iwasan ang pag-share ng undergarments or underwear kahit na kanino man, dahil maaari itong mag-cause ng hawaan ng bakterya, lalo na kung ito ay merong sugat or infection. Pang-apat, huwag gamitan ng deodorant or pabango ang ating mga ari dahil ito ay may mga kemikal na maaaring maging harmful sa ating private parts. At syempre, panghuli, kung may nararamdaman man, magpakonsulta sa mga espesyalista at huwag kay Dr. YouTube lang. Okay? Okay! Ganun pala yun, mama, no? Lagi niyong tatandaan ng mga bilin ko, ha? Opo, ma. Salamat po. Hindi pa dyan natatapos ang usapan. Malaki ang gampanin ng mga magulang sa pagtuturo ng mga tamang termino sa mga bata sa kanilang private part. Ang kanilang tungkulin ay para maituro ang mga ito upang maiwasan ang mga sexual na pang-aabuso, gayon din ang diskriminasyon. Mahalaga na maituro ito sa mga bata at ang mga tamang termino upang mapalalim ang kanilang kaalaman at maintindihan ito sa siyentipikong pamamaraan. Sa pamamagitan kasi nito, sila ay maliliwanagan sa mga pagbabagong magaganap sa kanilang katawan. Ang pamumulat sa mga batang nasa tamang edad sa mga aktibidad na may kinalaman sa sex ay hindi dapat ipagsawalang bahala kung hindi dapat paglinangin para sa mas progresibong kamalayan ng isang bata sa dapat niyang gawin at hindi dapat gawin sa kanyang katawan. Idagdag pa natin dito na ang pamumulat din sa mga kabataan ng responsibilidad patungkol sa sex ay mahalagang maituro, hindi para katakutan at pandirihan, ngunit para maiwasan natin ang mga problema sa hinaharap tulad na lang ng pagkakaroon ng HIV, ng AIDS, or kaya ang hindi naiiwasang teenage pregnancy. Ba, very alarming? Alam nyo, sa pagtanggap na ating sariling katawan at sa ating sariling pagkakaiba-iba, mahalagang maimulat sa mga kabataan na ang pag-aaral ng katawan at sex ay normal lamang sa isang malaya at progresibong lipunan. Ito ay mga hakbang tungo sa mas malaya at ligtas na kapaligiran para sa iyo, para sa akin, at para sa susunod na henerasyon. Tandaan mga momshi, popshi, at anakshi, para sa mas malaya at ligtas na buhay, lagi itong sisimulan sa loob ng tahanan.